Ta Melanie! Ang sarap! Ang sarap ng buhok ko! Sobra! Hoy! Archie! Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? I-roll mo na! Mag-umisa na tayo! Ito talaga? Noong isang linggo, ay nakilala natin ang misteryoso si Tata Echo. Nakita din natin ang mga nakaligtas sa lumubog na yate. Subalit may nakaligtas kaya? Yan ang sasagutin natin sa araw na ito. Tita Melanie, malulobat na yung cellphone. Ha? Eh di i-charge mo! Ano ka ba naman? Ako pa ba mag-iisip niyan? Solar charging yan. I-charge mo, ibilag mo dyan sa araw. Ako pa ba mag-iisip niyan, Archie? Sobra ka! Tunghayan natin ang mangyayari. I-charge mo na lang. Ate Denise! Ate Denise! Ate! 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 Ano ba, Marimas? You're so barbaric! Bakit ka sumisigaw? Dom, mas malakas pa nga yung sigaw mo kaysa dyan sa aleli mo eh. Tsaka hindi ka pa ba thankful na concerned siya sa'yo? Pwede namang nag-wish siya pa na star na lang siya, nakinain na lang siya ng mga wild sharks while floating in the wild ocean. Ano ba? Tumahimik ka nga. Huwag kang makialam sa amin. Anyway, Marimas, nasa na yung suntan lotion ko? Because I think this is the best time to achieve the golden tan. That is one crazy woman. Nalunod na nga't lahat. Magsasunbathing pa? Ate Denise, ako po. Hindi po natin naisalba yung suntan lotion. Pero, ay, andito po yung sunblock nyo, ate. Oh. Ayan po. Tanta! Paano ko ma-achieve yung perfect golden tan ko kung ibablock mo? Ay, nako. Mabuti pa. Kakanta na lang ako at magpapapresko sa ilalim ng mga puno. After all, the trees are alive with the sound of music. Later, losers. Marimas! Halika na! Maghanap tayo ng fruits, yung sweet, kasi nung umuwi ako sa paligid ko. Doon tayo. Survivor. Ako ang nagligtas doon sa babaeng mistisa. Dito rin ako nakatira sa karagatan. Huh? Isa kang kabibe? Kabibe agad? Hindi ba pwedeng starfish muna? Hindi ako si kabibe, no? Isa akong sirena. Bakit ganun? Iba yung alam kong itsura ng sirena. Parang mas malapit ka sa description ng Chokoy. Arad! Ang sakit mo magsalita, ha? Ha? Amili? Kundi ka lang mabait. Nako! Kanina pa ako nabuboyset sa'yo. Sorry po kung nabuboyset ka po sa akin. Okay lang. Nandito ako para sabihin sa'yo na ligtas ang nanay mo. Kaya huwag kang malungkot, ha? Oo. At saka, ito lang papangako mo sa akin. Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino man na nagpakita ako sa'yo, okay? Opo, sige po, pangako. Teka, paano po ako nakilala? May hiwaga ang mga sirena. Makapangyarihan kami. Oo, madami kaming alam na talagang ikakagagulantang nyo lahat. Ano? Oo, kaya... Ito pala, gusto ko lang magpakilala sa'yo. Ako palang si Cheche. Yun ang pangalan ko,
doon sa aming kaharian. Oo, pero ang buong pangalan ko ay Jezebel. Ah, so hindi po pala Jezebel. Mali kami sa pagkakaalam. Jezebel pala. Parang nanay ko yun. Sige, Jezebel, makakaasa ka sa pangako ko, promise. Hanapin ko na si nanay. Nay, I'm coming! Nay! At nakakita nga po ng sirena si Amelie. Totoo pala talaga ang mga sirena. At gaya ng pagkakabigla ni Amelie, ay nalaman natin na hindi pala talaga magaganda ang mga sirena. Pero at least totoong meron. Pero ayon lang yan sa liham na aking binabasa ngayon. Para sa akin, to see is to believe. Anyway, dali-daling tumakbo si Amelie at sundan natin ang mga magaganda. All right, pose for the camera. Beautiful eyes, perfect. Yes, change pose. I like that. Biceps, cute eyes, show some angles. Find your light, find your light. Yes. Amelie! Ano ba? Huy! Ang lapit nyo lang sa isa't isa, bakit nyo ba kailangan iprolong yung mga pangalan nyo? Alam mo, ikaw, panira ka ng moment eh. Teka, Amelie. Ako'y natutuwa sapagkat nagkita na tayong muli. Hindi ako mapakali simula nang maghalayo tayo, Amelie. Hindi ako mapakali. Talaga? Ngunit ngayon nakita na kita. Talaga? Wait. Parang ang sarap ng tulog mo kanina eh. Ha? Anong masarap tulog? Alam nyo kayo, mga kontrabida kayo eh. Kung gusto nyo maghanap ng bida, doon kayo. Kasi ako, supporting actor ako kay Amelie. Pa-cheesy, pa-cheesy, pa-cheesy. Amelie, ikaw lang ba ang nakaligtas? Nakita ba kayo ni Marimas sa ocean? Nagkasabay ba kayo sa seashore? Seashore? Yeah, seashore. Seashore. Babae na shore? Or somewhere? Babae. Along the bushes? Yes. Tumayo ka na dyan. Ligtas si Marimas. Ligtas din si Matilde. Huh? Yes. Yes, ligtas si Matilde! Iksabihin, she's alive. That means the perfect girl is still alive for my perfect shots. Oh my goodness. Where is she? Doon sila nagpunta sa doon sa loob ng isla. Huh? Guys, let's go. Let's take some shots. Yes. Bakit? Bakit? Bakit ba sininisa pa? Bakit siya? Ay, may pagpunit. Hoy, Ford! Minimize your acting, okay? Pwede naman kasi underacting kasi alam mo. No! Nakaligtas din si Denisa. Huh? Talaga? Oo. Denisa, I will go and find you wherever you are. Oh, yung trail ko kasi. Amelie? Yes. Huwag ka mag-alala, Amelie. Kahit napatay na ang nanay mo, nandito naman ako para sa'yo. Makakasama mo ako for the rest of your life and the next life. Ha? Huh? Teka, buhay yung nanay ko. Buhay ba? Sabi nung sire, don't look at me like that. Your eyes kasi, so expressive. Parang ang sinasabi lang niya, puro, love. Talaga? Can we just like get to know each other muna? Hoy! Halimaw! Halimaw! Lumayo ka sa anak ko! Apo, alisa po. Nay! Anak, I told you not to be friends with these strangers! Nay, I mean,
Mommy, si Mauro yun. Isa siya sa mga contestant, survivors like us. At ngayon ko lang siya nakita sa mga latecomers. Isa siyang latecomer. Latecomer? Anong sinakyan niya? Taxi? Oh, no. I think that guy is a crook. A damn good crook. Oo, kasi only a crook can recognize another crook. Badet, samahan mo lang si Amelie dun sa campsite. At ako naman ay maghahanap ng pagkain. Okay, let's go, dear. Sino nandyan? Sino ka? Tatay ko! Ha? Ano ba yan? Ang baho naman nun. Malisyosa ka! Hoy! Aray! Ang pangalan ko yung tatay ko! Halika, tulungan mo ako, napatid ako dito! Ay! Nasaan ka? Hindi ako makatal... Ay! Naku eh, nandyan pala kayo eh! Kasi naman, di ko naman alam. Halika na, tatay ko! Bakit ba kasi gano'n ang pangalan nyo, Tata Eko? Eh, wala ka namang magagawa doon. Oh, umupo kayo dyan, Aray ko Tata Eko. Eh, sino ba kayo at ano nangyari sa inyo? Hindi ko naman kayo natatandaan na kasama kayo doon sa yate, Tata Eko. Eh, nako. Saka na ako magpapaliwanag kapag nandyan na kayong lahat. Hindi ba marami kayo? Marami kayo, di ba? Marami, marami, Tata. Mga ilan? Basta marami, Tatay ko. Oh, alam mo naman palang marami kayo eh. Kapag pinaliwanag ko sa'yo, eh kapag dumating yung iba, eh ipapaliwanag ko rin sa kanila ha. Saka na lang pag kumpleto na kayong lahat. Eh, sandali. Ano bang hinahanap mo? Pagkain po. Dahil nagugutom na ako, eh matapos yun sa matagal namin paglangoy. Kaya nagugutom na kami. Siyempre malawak yung karagatan, hindi ba? Nagugutom ka? Eh, di ba kakakain mo lang ng organic sa dressing room? Hindi yun, Tatae ko! Ay, hindi ba? Ay! Marami akong tanim dyan na prutas doon sa talaga? Loob ng isla, oo. Oh. Eh, ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako at kumuha tayo ng mga pagkain. Ah, tama, mabuti pa nga po. Nandun sila sa campsite, pakitawag nyo na lang. Jesus ka pala eh. Bakit po? Tanda-tanda ko na ako pa inutusan mo. Eh, kayo lang naman kasi nandyan. Sino pa ba iba ko uutusan? Ang ibig kong sabihin, eh, alika na. Tayo ng dalawang tumawag, eh, para walang lamangan, ha? Ah, sige, alika na, Tatay ko. Alika, Tatay ko. Tatay ko, tumayo ka naman! Tatay ko, paano ka eh? Ito na. Alika na, Tatay ko. Huwag ka na magpabigat! Parang ewa naman to eh. Alika, doon tayo. Tarot-tarot mo eh. At malapit na ngang makilala ng iba ang mahiwagang si Tata Eko. Kaya alamin natin ang magaganap. Hanggang sa muli, ako po, si Tita Melanie Cain ko. Para sa madrama-rama. Mrs. Frustration. May butangge! May butangge! Ah, wala naman ah! Meron! Saan na ng butangge? Sumawit dyan yung butangge! Butangge! Wala! Butangge! Saan?